Hello, Fire Signs! Kamusta kayo? So ngayon, alamin natin uli yung mga messages para sa inyo. Another timeless reading ito. So guys, kahit kailan nyo ito mapanood, kahit late na, doesn't matter, basta ito ay nagre-resonate para sa inyo, yun yung perfect timing na ma-receive nyo yung messages, no? Collective reading, so maaaring hindi maka-resonate sa lahat, no? Itong reading na to, so kunin nyo lang ano yung mga parts ng reading na nagre-resonate para sa inyo. Crosswatchers, you're welcome. As long as nakaka-resonate po kayo, para sa inyo rin po itong mga messages na nandito. Okay. Alamin na muna natin ano yung mga main energies ninyo. Ano yung main energy? Tignan natin. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Kamusta kayo guys? Sana kayo ay okay. Nagka-problema yung aking in-upload, no? Yung about Mystic Monday's Tarot. Hindi ko alam kung na-encounter nyo. May certain point dun sa video na parang titigil siya and then parang nag-froze na yung screen, no? Pero nagko-continue pa rin yung voice ko dun sa video, kaya lang yung hindi na gumalaw yung ano, yung video. So kinailangan ko siyang i-re-upload. Ayun. Oh, may withdrawal. So ito yung main energy mo ngayon. Fire signs. No? Ito ay ano, about quitting, ayan, being awakened and rejection. So baka meron kayong mga ano, mga bisyo or habits na hindi, obviously hindi nakakabuti sa inyo na ano, ikikwit nyo na, no? No, it could also be a withdrawal from something, no? Maaring biglang nagbago yung isip niyo. And suddenly, ayaw nyo na, no? Parang magba-back out kayo on something, no? So, ito ay ano, parang reinventing yourself, no? Major changes sa, ano, sa sarili ninyo. Improvement, no? So, yan yung main energy mo. Lagay natin dyan sa gilid. Tignan pa natin yung iyong surrounding energies. Mm-hmm. So mukhang may adventure dito, something about exploring, something about commitment and illness, so be careful, no? Baka yung iba sa inyo ay humina yung resistensya, no? Makasagap kayo ng colds, flu or anything na ano. Hindi kayo, parang feel nyo hindi kayo okay sa sama pakiramdam, no? Baka nasobrahan kayo, sobrahan ng kung ano man. At kailangan ng pahinga, no? Para makarecover yung katawan. And meron ka commitment, binding, obstruction, contract. O, maybe yung iba sa inyo, nagsisimula na kayo ng contract dyan sa bagong pinasukan ninyong job or company, no? Maaaring yung iba sa inyo, kakasimula ng something na ano, na parang may kontrata. Kumbaga, matatali kayo pang matagalang ano, commitment, no? It could be a loan or anything na magtatali sa inyo ng matagal, no? Matagal, kumbaga, anything na magkakaroon kayo ng matagal na commitment. Pwedeng relationship yan, guys. Pwedeng business relationship or romantic. Meron ding adventure, explore, passion, travel. Yung nga, may exploration na nagaganap sa inyo ngayon. No? Baaring self-exploration. Or meron kayong isang bagay na gusto nyo i-explore na interesante para sa inyo. No? Parang meron kayong bago, parang gustong mga matuklasan na bago. Pwedeng kayo ay, ano, studying, no?
discovering new experiences, discovering new skills or knowledge, no? Pwede rin na literal na ito ay travel, no? Like an adventure trip. Baka mahilig kayo sa outdoors or yung travel-travel, no? Punta kayo sa iba-ibang lugar, no? Vacation, yung mga ganun. Tignan naman natin yung inyong love life. Fire signs. Oh, meron ka ditong the butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. So merong healing, no? Merong butterfly is a symbol of transformation. So mukhang merong ano, may changes na nangyayari or paparating diyan sa inyong samahan ng person mo. So maaaring may mga improvements, no? Eh kung doon naman sa negative side, baka may instead na improvements, eh magkaroon ng hindi magandang mga pagbabago, no? Magkaroon ng decline instead na nag-i-improve yung relationship nyo. Parang the opposite thing is happening. Kumbaga, nagde-decline yung ano, yung romance, or nakakaroon kayo ng mga troubles, no? When it comes to your relationship. At tignan pa natin ano pa ibang message para sa love life mo. No, pero yung iba sa inyo dito na lucky, no? Sinasabi nga nung butterfly card is your relationship is evolving to the next phase. So, yung iba sa inyo na maswerte, mukhang maganda yung transformation na nagaganap dyan sa inyong relationship, no? Parang magle-level up, sort of. Or magkakaroon ng growth, nag-expand lalo yung, ano, yung relationship ninyo ng person mo. Oh, yan. Additional message sa love life mo. You were the best thing in my life, okay? So guys, pwede magkapalit to, no? Huwag kayong magtataka bakit ko inuulit-ulit every time I do a reading. Kasi guys, hindi lang naman yung mga matagal ng subscribers yung meron dito, no? Malay natin may mga bago rito ngayon. So hello nga pala dun sa mga bago dito. Don't forget to subscribe dito sa ating channel. So ayan, yung sinasabi ng person, no? It could be your person is telling you this, or ikaw yung nakakaramdam nito na you were the best thing in my life, no? So parang ang sinasabi niya na ikaw yung pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay, no? So napakasarap pakinggan, no? Oh, tignan naman natin yung tarot cards. Gamitin na natin itong Mystic Mondays. Kaya yung iba pang mensahe para sa'yo. Ay, hindi na yata kasha. Wait lang. Pusok natin. Yan. So, meron Princess of Cups, no? You could be dealing with a water sign na younger person than you. No, this could also be being very receptive or being sensitive lately. Baka ikaw ay medyo emotional lately or very aware ka dun sa mga energies ng people around you. Baka na maaring nasasagap mo yung kanilang
emotions, yung energies, no? And maaring you are being sympathetic, no? Dun sa mga emotions na yon or feelings ng ibang tao, no? So beware kasi minsan kapag tayo ay very ano ba tawag dito? Very immersed dun sa feelings na iba, minsan kung tayo ay sensitive, yung mga energies na yon, yung mga emotions na yon, no, would also affect us, no? Kung baka maapektuhan din yung energies mo, no? So be careful na lang din sa mga energies na nasasagap natin. No, hindi naman masama na maging sensitive ka sa feelings ng iba, no, kasi yun ay pagiging thoughtful, no, pagiging caring, kaya lang minsan excessive lalo na kung negative yung energies around you. Maganda rin na mag-cleansing ka, no? Eh meron din Six of Wands dito. You could be arriving at a successful outcome kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, no? And finally, marerecognize ka ng mga tao, makikilala ka dahil dyan sa iyong persistence, no? And you should be proud kung ano man itong bagay na na-accomplish mo. It is because pinaghirapan mo to and alam mo, deserve mo. Deserve mo na i-celebrate whatever achievement na ano na na-accomplish mo. Oh, meron din ditong about Four of Swords. Gagaya ng sabi ko, guys, nag-giggler, oh. Ayan, di nakikita yung card. Wait lang. Ay, kuya, just yung ilaw. Wala ata akong magagawa. Kasi very glossy yung card. So, anyways, meron dito kasing illness na lumabas kanina. Ito yung sinasabi ko na maaaring, ano, be careful na humina yung katawan mo, no? Kailangan mo ng rest. Ayan, lumitaw na naman kasing Four of Swords, no? So, mukhang maliwanag na kailangan mo ng break, ng ma-recharge, magpahinga. Okay? So, pwedeng literally na kailangan mo talaga ng pahinga, no? Yung katawan. Pwede rin naman ng break na ano, na ibig sabihin, time out on something. Kumbaga, parang kailangan mo muna ng pahinga para parang ano, bakasyon sa isang bagay. Kumbaga, parang kailangan mo munang mag-lie low on something. Yung parang ano muna, not today, ganun. Kumbaga, kung lagi mo itong ginagawa, dapat ngayon, parang break yun. Parang kailangan mo ng isang break, kung ano man yan. Kahit hindi physical, no? Baka kailangan mo kasing, ano, mag-detox or, ano ba? I-clear muna yung isip mo, baka yun yung kailangan, kaya kailangan mo munang mag-time out sa mga bagay na ginagawa mo or yung stressful situations na yan, kailangan mo munang mag-retreat, magpahinga, and magkaroon ka ng time para mag-reflect or makapag-muni-muni, no? At saka merong sun. No? Ito ay simbolo ng ano, pagiging ng optimism. No? Mukhang may magagandang bagay na paparating sa'yo and you will simply choose to be happy. You will choose to be positive. You will choose to be inspired by all these things, all these blessings na natatanggap mo, all these beautiful things na nangyayari sa'yo. No? So, appreciating all that you have, appreciating these moments na ano na meron ka ngayon, no?
Meron ding Ten of Pentacles. No? So, this is completion, symbol of completion, kung ano man yung bagay na yan. No? You have triumphed over this. No? You will harvest the fruits of your labor. You will get what you deserve. No? And this will leave a lasting impact, no, on the people around you. Kung ano man itong bagay na na-achieve mo, na natapos mo, na kumpleto mo, no? So yan yung mga messages para sa iyo. Fire signs, I hope you appreciate this reading, and if you do, don't forget to share, comment and like. For those na hindi pa kayo nakaka-subscribe, please do subscribe, tap niyo rin yung bell icon para updated kayo. And if you do want to avail a personal or private reading, just message me on my Facebook page. Link and details, no, is in the description of this video. So take care, good luck guys. Kita-kits sa susunod nating reading.